one by one. Project Jose UP Diliman, Bachelor of Sports Science. I'm a full-time athlete, pero nagtuturo din ako ng taekwondo sa alma mater ko sa Miriam College. Nagsimula ako ng taekwondo summer ng 1996. 10 years old ako nun. Ako naman, nagsimula noong 2000, year 2000, noong 13 years old ako. In-invite ako ni nung pinsan ko, si Rani, tsaka yung sister niya. Dapat mag-work na ako kasi nagtitraining na ako. Kaya lang last year pa ang season namin, sobrang sunod-sunod yung competitions. Tapos parang pinapili nila ako. Mas minsan lang to, opportunity din. Parang di lahat nakakapag-SEA Games, nakakapag-compete ng national teams. Noong panahon na yun, 9 years old ako. Nag-seryoso talaga ako ng second year high school. Sinry ko talaga na i-balance kahit pa paano. And since hindi naman season masyado ngayon, off-season, makatapos ng mga competition namin, then medyo nakaka-concentrate ang mind sa pag-aaral. Hiya! Ano guys, pilip na ba kayo sa girls team? Oo naman, pero kung kaya ng girls, kaya rin ng boys. Nagsimula ako mag-taekwondo noong grade 1 ako. Nung pumunta kami sa May College of Human Kinetics sa May UP Diliman, nakita ng daddy ko na meron yung taekwondo doon. Gusto niya matuto kami mag-self-defense. Kaya ang nangyari, pinasok niya kami doon. Ako naman, nagsimula kami noong kami ng kapatid ko noong 1997 sa General Santos City. Wala talang martial arts ko. Meron pumunta galing Manila, nag-demonstration, tapos naging uso sa Jensan. In fact, buong pamilya, ako, si Brian, my parents, nag-taekwondo. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa yun. It's already a reward to be itayuin natin yung bandila ng Pilipinas. Licensed architect po ako. May office job ako. Tapos sinasabay ko yung taekwondo tsaka office work. Mahirap siya in terms of time and energy. Pero ganyan talaga. Alam mo kung you're doing the right thing kasi mahirap siya. You'll go somewhere. Sina Rani, Janice, Camille, Anthony, JP, at Brian, ang mga pamato ng Pilipinas sa larangan ng Taekwondo Puse ay hindi lang mga huwarang atleta. Sila rin ay mga excellent examples of living a balanced lifestyle at nasisilbing inspirasyon para sa mga kabataang Pilipino. Siyempre, dapat may balance rin talaga sa lahat. Hindi lang pwede, puro sports ka or puro pag-aaral ka. So, sa taekwondo, natutunan ko na kaya naman ang lahat ng tao na ma-manage or mabalansin nga lahat ng aspeto sa buhay. At saka sa mga parents, malaking bagay na involved yung mga anak niya into sports kasi maraming benefits. Like in taekwondo, not just physically, pero yung values na matututunan nila while engaging into sport, yun yung mas importante na ma-achieve ng isang tao pag involved sila sa physical activities na talagang sineryoso nila. Kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, ma-achieve mo yung gusto mo mong marating. So, pagiging magkaroon ka ng passion. Recently got nominated for Star Awards PFBC as Best